wishes to announce the confirms the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in the booking ship by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 28. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an available warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Japan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Nahusin. Nahusin, sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Castillo. And the arresting division is led by no less than the Chief Vic Lorenzo. The accused in three warrants so far we have, is advised, again, of his right. Counsel, as he has counsel, he is assisted by counsel. He is also, again, advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any form. Any questions? Sir, ano po yung background po nun? Tsaka kailan po na ipalabas yung third one po na binibirify? Which one? Yung sa 9262? Yung last two, sir. That I filed yung sa 2006, sir. Yung final po ng NBI. 2006, we have the agent who filed his case. He's now a chief, agent or Chief Dimitria. Chief Dimitria. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed his case. Sir, sir. Pepe pa ako na. Dito sa Manila. And the agent at the time, who is now chief, is agent Dimitria. Tapos sir, yung sabon, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. This is for 9262, abandonment of women and abuse of women and children. You would like to say something, sir? If accused Francis Leo, would like to respond to the media. Ganito po yan. First and foremost, wala po akong kilalang tagagapan. Gabay sila at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang po ako dyan na meron akong complaint na sa Gapan na pinasuhan ko ako ng Estapa, which is naglaban ko sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So, baka sila rin po yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako talaga Gapan, hindi ko po kilala kung sino nagsampa niyan. Regarding naman po doon sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, noong ako po ay nabigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala po silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yung taong-taong kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, at 3 times a year, pag kumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, isinasampahan din po ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan po ng visit order kay Judge Noel sa GENSA noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at saka yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of Art 850. Now, yung isa pong warrant of arrest involving human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga
akong alam, hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold up o kung anuman. Tayo po ay masipag, masipag po tayo maghanap buhay, masipag tayo magtrabaho. Ayun po, yun lang po ang aming masasabi, the rest po ay nasabi ka. Sir, may isang tanong na po kasi ginagin si Sir Laging. Meron din po sila question sa identity. Ano po ba tayo? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanongin. Sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente? Hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. So, dyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, aking masasabi. So, ginawa po kayo ng effort para ma-identify dito at least may reklamo kung totoo man? Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talaga sinasabi na ako daw po ay na nanghihingi po ng mga donasyon, hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan ngayon pumunta ko yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera, at sasagutin ko na rin po ito. Marami tatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po yung nagbenta ng ari-arian ko na minana dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun, yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigil ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi po si Norman. Hindi po. Sir, David, sir, ano po mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong verified po na mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release sa mga kapag... We will serve these warrants on this person. So basically, nag-detain siya, sir. Yes. And since we're not available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa... Until such time that the warrant is either pulled, lifted, or there is a post, like court order by the issuing court of the warrant. Okay. Thank you. Anything more? No. Hindi ko muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director. If we will be brought down to DJ, but we have some security considerations. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. So we will have to take that into consideration. Ano mo sasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay mali-detainin ngayon? Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na ako yung sasagot yan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga kung tayo ay napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan lahat ng mga allegations. Okay.